Hello po sa inyong lahat mga kabaryanan. Dito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol sa viral na balitang ito na nangyari sa 1,000 polymer banknote natin. Ito po yung bagong 1,000 na pera natin na bagong labas. Yan, naplansya po ito at nasunog. Yan, ito naman po ay hindi naman po ito sinadya. Ito naman po ay sa tingin ko ay ito naman po ay isang aksidente. Kaya ayan, basahin po natin kung ano yung talagang nangyari dito. Ayan, sabi dito, wag tularan. Aksidenteng na plancha ni Jonathan De Vera ang kanyang 1,000 polymer bill na nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Mapalitan pa kaya ito? Ayan, pwede kayang ipalit ito kasi yung mga lumang pera natin, yung mga napunit, yan, mga napunit noon, yung mga pagdating sa lumang pera natin ay pwede po nating ipalit yan sa bangko. Ayan, papalitan po ng bago. Pero pagdating dito sa nangyari dito sa polymer banknote ni Jonathan De Vera ay pwede kayang palitan ito. Ayan, kung mapapansin natin talagang ayan, kawawa oh, na sunog, plastic na plastic talaga yung dating kung pag nasunog. Yan, naplancha po siya. Ayan, sabi dito, ay hala, sinasadyang naplancha at nasira ni Jonathan De Vera, 40, ang kanyang 1,000 piso. Mapapalitan pa kaya ito? Ayan, sa tingin ko naman, hindi po yan sinasadya. Yan, sasadyain mo ba na planchain ang 1,000 peso? Yan, malaki po ang halaga nito. Maliban na lamang kung pag ikaw ay sobrang yaman na parang yung 1,000 peso bill na ito ay masasabi natin na barya lamang to sa'yo, ay pwede po siguro. Pero para po sa atin, maski mga average na individual ay masasayangan ka po talaga kung pag gaganituhin mo lamang yung 1,000 peso bill mo. Kaya yan, sa tingin ko ay hindi naman yan sinasadya. Yan, masasabi kong sa tingin ko ay isang aksidente ang nangyaring ito. Ito ang masaklap na kwento niya sa nag-viral na Facebook post niya noong nitong January 9, 2022. Ayan, na isang nakalipas na taon po pala ito, 2022 Lunes. Ayon sa working student na taga Caloocan, published as is isang nakakaasar na kaganapan. Basahin at intindihan at huwag tularan. Naiwan ko sa bulsa ng pantalon ko ang 1,000 na polymer. It so happens na nagplansya ako. Nakapa ko nung binaliktad ko ang pantalon ko. Ito ang nangyari. Sadly, di raw tatanggapin sa bangko. In short, souvenir ko na ito. Yan, hinagpis pa niya. Goodbye 1K, pandagdag ko naman sa enrollment fee ko. Moral lesson, huwag ilagay ang pera sa pantalon kundi sa wallet. Yan, kalakip ng FB post ni Jonathan ang disfigured na 1,000 polymer bill. Yan. Bakit hindi pala pwedeng paipalit kung pag nasunog na ganito? Pero bakit yung mga lumang pera na napunit ay pinapalitan po yan? Yung pagdating pala dito sa polymer banknote ay hindi na po pala ito papalitin. Papalitan, parang souvenir na lamang daw. Yun yung sinabi sa kanya. Ayan. Pero kaya, ayan, makaya marami palang hindi nagugustuhan kung pag ganito. At least yung mga lumang pera na papel na maski napunit ay papalitan po yan ng bago kapag papalit mo sa bangko. Ayan po yung kanyang post, kanyang Facebook. Isang nakakaasar na kaganapan. Basahin at intindihin at huwag tularan. Naiwan ko sa bulsa ng pantalon ko ang 1,000 na polymer bill. It so happens na naplansya ko. Ayan, sayang talaga pangdagdag niya pa naman sa enrollment fee niya. Ayan, sayang din yan. Jonathan's update about his mutilated polymer bill. Ngayong Miyerkules, January 11, 2023, kinunan ang update ng PIP.ph, Philippine International Portal, si Jonathan. Dinala ba niya sa bangko ang nasunog na 1,000 piso? Ayan, totoo nga ba na dinala niya ito sa bangko? Kasi ayan, sa tingin ko naman ay talagang papalitan naman yan. At hindi sasabihin na gagawing souvenir na lamang yan. Sagot ni Jonathan sa PIP.ph, published as is, nasa BSP na po
dinala ko na po sa kanila at it will be checked daw po when they will give me a heads up. Sinabi niyang very accommodating ang empleyado ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas na nag-asikaso sa kanya. Paano kung hindi napapalitan ang nasunog na pera? Sagot ni Jonathan ay, I feel at ease. Sa totoo lang, I am not worried since it is an accident talaga. If hindi mapalitan at kung ibabalik sa akin ay I will just keep it. Kung mapalitan, then it really is a good one. Ayan. Sa tingin ko naman ay papalitan naman ito. Kasi, ayan, maski paano ay pera pa rin yan. At kung pag hindi yan papalitan, ayan, itatago niya yan para magsilbing aral. Ayan, para kung pag makikita niya ulit, ay syempre hindi na ito mauulit. Kaya ayan, sa tingin ko nga ay maganda yan kung magsisilbing, kung hindi yan papalitan ng BSP or papalitan ng bago, ay mas maganda nga na itago niya yan para parang lifetime lesson niya yan. Ang tabayanan na lang ang magiging sagot ng BSP kay Jonathan na isang communications and account specialist. Ngayong Huwebes, January 12, 2023, nag-update po si Jonathan at if finoward ang mensahe sa BSP na nagsasabi na mariredeem ni Jonathan ang kanyang nasirang 1,000 polymer bill. Ayan, maganda pong balita, update. Yan, makukuha po niya or mariredeem niya yung 1,000 polymer bill. Ayan, papalitan ng bago. Ayan, in short, ayan, papalitan ng bago or pinalitan ng bago, pwede niya nang kunin as is 1,000 polymer bill. Kasi yan po, yan rin po yung aking unang nasa isipan ko. Kaya nagtaka ako nung sinabi dito na magsisilbi na lamang daw na ito ay kanyang souvenir. Ayan, nung sabi dito. Ayan, kaya nakakapagtaka dito yung unang kanyang pahayag dito. Pero sa tingin ko talagang papalitan yan. Ayan, yung lumang pera nga eh punit-punit na. Ayan, yung punit-punit na pera tapos pinagdikit-dikit lamang para muling mabuo ay papalitan yan ng bago. Kaya dito, ayan, sa tingin ko naman ay yan dito, ayan, kita pa naman yung mga number. Ayan, importante po yung mga number na yan. Kasi yung pera natin ay may ito ay back ng gold. Yan, meron pong katumbas ito na ginto sa Bangko Sentral. Yan, at yung mga number na yan ay ito yung nagsasabi sa number ng gold na na katumbas nito sa Bangko Sentral. Yan, nagsisilbing aral ito kay Jonathan De Vera, pero hindi lamang ito aral para sa kanya kundi para sa ating lahat na kung tayo ay magpaplantsa ng ating mga damit ay mas makakabuti na i-check natin yung mga bulsa. I-check natin yung mga bulsa ng ating mga damit, lalong-lalo na yung mga pantalon natin, yung may mga bulsa. Yan, i-check po natin lahat 'yan bago natin ito plantsahin. Yan po yung ating aral na natutunan dito kay Jonathan De Vera. Yan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron po tayong natutunan. Yan, hanggang dito na lamang po tayo at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.